thank you for your privilege. We thank you, Lord, for the opportunity that you have given unto us. Panginoon, dalangin ko, Panginoon namin, na ito pong araw na ginawa mo, kaya kami nagagala, natutuwa, dahil kapit namin, Panginoon, that you are with us, that you are with Emmanuel, you're always with us. And thank you for everything that you have done, and prepare our hearts again, and even our ears, even our eyes, even our hearts, Panginoon, let us be listen to your word, and as we sing praises to your name, we thank full heart of us. We thank you for everything, and you, we give glory, we give honor and praise. In this name we pray, and God say, amen and amen. Shall we give a clap offering unto our Lord? First, amen. Sabay-sabay yung tayo umawit ko. Come on. Libre ho kumalakpak. And I want to praise the wonders of your
Ebanghelyo, Panginoon, sa aming pangalan po, bigyan ng lumalaki ang pangalan mo, Panginoon, na ang pangalan mo na, O Diyos, ang lahat ay magduhod ay duluhod, at ang lahat ng labi ay magkahayag na ikaw ang tunay na Diyos. Panginoon, salamat po, Diyos. Salamat sa iyong pagkilos at paglaraw sa amin. Ngayon pa lamang lingin, Panginoon, ang pagkilos sa aming kalagitnaan, Diyos. Ikaw po, Panginoon, ang maluwalhati at mabigyan ng kabuluhan. Ito pong aming samo at dalangin. Sa pangalan ng Kristo, tayo magsabi na, Amen and Amen. Shall we so proceed at all? Kaya magandang tanghali po sa inyo. Ito po yung ating pong simula na panibagong serye, the first part of our new series. No? We entitled this, The Kingdom Living. Now, the reason why I entitled this Kingdom Living, kung kayo po tatanungin, what comes into your mind when you think of a kingdom? Kung kayo tatanungin, ano po mapasok sa isip niyo pag naisip niyo yung kaharian? If you are to compare the people outside the kingdom and those people inside the kingdom, anong difference niya? Nung naalala ko kung nakakapanood ako ng mga kanyari, naalala yung Braveheart, naalala yung Braveheart, yung mga peasants, and compared to those who are staying in the kingdom. And normally, if you say that you are in a kingdom, normally kami anak kayo ng king. Diba? Kung may anak kayo ng king, maybe you're a prince, or maybe, pag nandun ka, ang worries ng buhay mo, wala, hindi mo naintindihan ang nangyayari sa labas. Tama po? So that is exactly what we want to experience. It is a life above your circumstances. Pwede pala ba? Pwede ba yun? Parang with all the problems around us, can you really live above your circumstances? Yun ang tanong eh. Parang how can you live, for example, in the midst of, chaos, in the midst of problems, in the midst of... Yung maghabang ng problema na ha, ikaw naman, parang angat ka sa problema mo. Yung ang sarap ng ganong pakiramdam. It is like walking on water. Diba? Parang, imagine you are walking on water. Naalala ko tuloy yung isang mama, may dala siyang aso. Very unique aso. Talaga tumatakbo sa ibabaw ng tubig. Can you imagine na hinagis yung kahoy just to prove to his friend, look at my dog. Sabi niya, look at his ability. Sabi niya, hinagis yung kahoy. Paghagis yung kahoy, yung aso, tumuhan yung kahoy sa ibabaw ng dadan. Tumatakbo sa ibabaw. Tapos pagbalik ng ganyan, sabi ng mama, hindi siya marunong lumangoy. Parang lang. Hindi niya nakita yung kakayanan ng aso to run on water. Ang naisip niya, hindi siya marunong lumangoy. Nakita niyo yung mga tao na parang they're always in the circumstances of life na hindi lang nakita yung something beyond what is normal. So yun ang gusto kong pag-usapan natin ngayon. For example, lahat tayo, naniniwala ako, lahat tayo gusto natin maging masaya sa buhay. Sino dito gusto maging malungkot sa buhay? Meron ba? Okay, bago natin tanong. Yeah, magulo pa sa'yo. Okay. Simulan natin. So, ilan sa atin, as we have said, this is what we are going to talk about for the next Thursdays to come. No? It is living above your circumstances. Ang ating first part is to understand how to have a be happy kingdom attitude. And hopefully sa part 2 natin, after series of talks on those be happy kingdom attitude, we'll talk about the right kingdom living, may tamang pamaraan ng mabuhay to experience those be happy attitude. And of course, the righteous kingdom perspective when it comes to the act of kindness. Kaya hindi lang basta paggawa ng kindness, masasaya tayo. Hindi ganon. Mayroong ding tamang pamaraan. Yung prayer, yung food, yung money. As in, sa lahat ng bagay. So, pag-isipan ninyo, this was actually commonly known as the Sermon on the Mount ni Jesus. And noong nagkaroon ako ng pagkakataon to teach sa World City College, I used this particular outline to teach new values for these students. Kaya sabi ko sa kanila, dapat kung maintindihan, huwag kayong mabuhay kung ano lang sinasabi ng mundo sa inyo. You need to be the one leading these people to the right way of living. Hindi paligtaan, hindi yung parang wala tayong magagawa kasi everybody's doing it, we have no choice, we need to follow what the world dictates. Hindi ganon.
we need to be on top of the situation. Naalala ko, for example lang, no? Nung nandun kami, nung retreat, ito kasi nga, no? Holy Week, yung family namin went to a retreat, at tawag na family retreat. And one of the speakers, surprisingly, mukhang artista, ganda lalaki, matangkad, maputi. Sabi ko, talaga, puti din mo, yung ibang lalaki, sabi nga ng isang MC, naiyak kasi yung speaker eh. Sabi niya, umiyak na siya, guwapo pa rin ang dating. Parang, sabi ng speaker, ako, walang nag-start at kapag umiyak ako, ang sama na ito na sabi niya. Di, ito na, sabi ng asawa ko. Nung nagsasalita yung speaker, surprisingly, sabi niya, he was so insecure. Sabi ko, amazing. Mayaman na, guwapo na, insecure pa. Saka naman nakakita na yung sabi ng asawa ko, sweetheart, paano yun? Siya, guwapo na. Mayaman na, matangkad. Sabi niya, ang ganda ng asawa. Sabi niya, insecure pa. Kama na tayo. Naawa ako bigla sa kanya. Naawa ko siya sa asawa. Hindi yung problema mo dyan. Sabi sa kanya, alam mo, ito ang problema ng maraming tao. When you are on top, you have the greatest possible loss if you fall. That's your greatest insecurity. But if you are down and going up, you have not really lost anything if you know that you're down. Tama ba yan? Kaya kung nag-uusap-usap ka, kaya nang isa pa, isang dimig, guwapo rin yung MC, guwapo rin eh. Nagpakalbo, ang ganda-ganda ng buong, nagpakalbo. Lagi-lagi lang nakakasama yun. Sabi niya, Papa, sabi naman ako, ba't siya nagpakalbo? Ingit siya sa akin. Ingit siya sa akin, hindi nagdaya na kami. Yan ang espiritu, sabi sa akin. So that is exactly what I want to tell you. This is what I learned. Kaya ako na, ganun ako mag-isip sa buhay. Natutunan ko dito, look at this. When Jesus saw the crowds, he went up on the mountain, after he sat down, his disciples came to him. Sino kausap ni Jesus? His disciples. When you talk about disciples, these are followers. No? Kasi sa Bible, yung word na Christian, tatlong beses na ginamit yan. Ang talagang tawag sa mga sumusunod, followers si Jesus, disciples. Meaning they are learners. They are continually learning from Jesus and willing to follow Jesus. Yun. Kaya maraming sasabi sa atin, you know, Christian kami, Christian. Pero they never desire to know what Jesus wants and they do not have the heart of following Him. Kaya, Christian, kinakamit sa Christian, hindi sila follower. So, hindi yun ang idea ng Diyos. Kaya ito sabi niya. So, He opened His mouth and began to teach them, saying, now, this is amazing. He started by saying, blessed are the poor spirit, for there is the kingdom of God. Blessed are those who mourn. Blessed are the gentle. Puro blessed, 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 blessed. Dito ko nakita na ang heart ng Diyos when Jesus Christ was teaching His disciples is to make sure that people are really happy. Kasi yung word ng blessed, ang ibig sabihin niya, oh how happy is a man. Ayan, ibig sabihin niya, oh how happy. So paano magiging happy ang tao and dami-dami problema? Now, be honest. How can you be happy and dami ating problema? Yun ang sinasabi ni Jesus. You can be happy kasi yung happiness ng tao, yung joy ng tao is not dependent on the absence or presence of the problems. Kasi everyone has a problem. Now, how you handle your problem will dictate whether you will be happy or not. Okay ba yun? Isipin niyo, how can you be happy if you're, sabi nga kasi, yung mga tao, they keep on running away from the problems, eh, ba? But how can you run away from your problems if your problems are faced? Hindi mo matatakbuhan yan. You have to face it. Hindi na totoo lang. So, paano mo gagawin yan? Yun ang tanong. So, balikan natin. Alam niyo po ba, na ang problema ng maraming tao, yung mga if I have only this, I would be happy. If I would be married to this woman, I would be happy. If I married to this, if I got married to this man, I would be happy. Naku, di talaga yun yung mga nagpakasal. Happy ka? Nung simula, di ba? Happy naman. Pero nung unti-unti na, iba na eh. Nasabi nga ng lalaki, sabi ng asawa, ikaw, bakit pag tinumuwi ka, lasing ka?
Sabi niya, naiinis na ako sa'yo. Nung magkasal tayo, sabi mo, hindi ka naiinak ngayon. Hindi ko uwi ka, lasing ka. Sabi niya, kung hindi ako lasing, hindi ako uwi. Bakit? Pangit-pangit mo. Ang sama ng pangit. Parang, wow, parang nalalimido. Ang ganda mo. Ang mga mata mo ay walang katulad. Kahit labgan ng lapis, hindi malalaglag. Ang daming kwento, pero pag napangasawa lang. Yung iba naman, if I have this kind of car, diba? Pag nabili ko na to, yung mga toto, nabili na yung new kalang pangarap na Mustang. Wow, this is it. Tapos, doon lang nila na-realize, siyempre, sa una, nabili na, masaya, pag nagsimula na amortization, mataas pala. Tapos, nagsimula na mag-maintenance, ang mahal pala, ganyan, no? Tapos, yung magsisimula ng, di ba, lagi pinupunasan yan eh. Nagsimula na makakita ng konting gasgas. Bigla kang nagtatanong, patay. Eh, siyempre, sa una, sarap eh, wow, ang ganda ng kotse mo. Kasi nagkakarga ka na ng gas, mas pala. Tapos pag sumasama yung mga kaibigan mo, ini-expect nila, papakainin ka sa masarap na restaurant. Kasi siyempre ka na ng mochi. Yung pala, sa tabi-tabi lang din. Biglang isip sa'yo, puro ka naman porma eh. Diba? Wala ka naman malang datong. Alam mo yun, di ba? Puro ka sa dating, walang datong. Parang ang lungkot. So doon mo lang na-realize, hindi rin pala masala ito. Naman niya, yung mga if na gano'n, maniwala ka sa hindi, it does not really give us the happiness that we desire. Now, isa pa, para lalong mas maganda, para lalong mailis tayo. Tingnan ninyo ano ba mga sources na iniisip natin happiness. Gamitin na lang natin mga B. Bank account. Pag marami kang pera, palagay ko sasaya ka. Mahirap tanongin sa inyo, masaya ba kayo? Marami sa inyo, pera. So, so hindi natin matanong. Wala tayong matanong masyado, di ba? Pero, to tell you honestly, hindi lahat ng mayaman masaya. Ang daming malungkot. Kasi nga, as I've said earlier, the greater you have, the greater, ano, yung lifestyle mo also goes up. Tapos na tumaas yun, the greater the fall. Pag nawala. Kaya yung insecurity napakataas. How about, subukan na lang natin, siguro kung sikat ka. No, espero, dahil na lang sika-sikatan. So saan? Sa magitan ng beauty or biceps. O kaya brain. Yan mo, ganun. Pagkasikat ka, dahil may brain ka, meron kang beauty, meron kang... Siyempre iba, hindi naman lahat meron ka doon. Siyempre iba-iba lang. Pero iba, may beauty, walang brain. May ganun talaga. Meron naman, parang... Ang tawag ito, puro brain, walang beauty. Meron ganun talaga. Tapos meron din yung, ano, yung mga bicep, ang lit naman ang ulo.